Okay? Ito po yung medyo hindi pa na hindi ko na ano, hindi ko pa na nababasa, wala akong nakikitang issue sa Facebook or sa internet, walang gumagawa ng ganitong articles na to or blog about this letter H. Ano yung letter H? Posting of proof of registration on online website. E-commerce or e-marketplace sellers merchant page and other platforms. Tatlo. All online businesses, sellers or merchants and service providers operating a business through a website, social media, alam niyo may social media, Facebook, Instagram, YouTube, or any digital or electronic means shall display conspicuously the electronic copy. Pag sinabi electronic copy, scan copy of the BIR certificate of registration on their website, seller merchant's account, yun yung ano, Facebook account, Instagram account, YouTube account, or profile pages of the e-commerce platform or mobile application. E-commerce platform, Lazada, Shopee. O kaya naman Foodpanda, kung doon kayo nagbebenta ng products nyo, dinidisplay nyo. The displayed proof of registration shall be easily accessible and visible to buyers or customers visiting the seller's page or online e-commerce shop. Dati to, wala. Hindi naman to minamandate ng Ease of Paying Taxes Act. Ngayon, minandate siya ng Implementing Revenue Regulation, RR7 2024, kasi nga sabi ko, merong power and authority to interpret the tax code provisions ang BIR Commissioner of Internal Revenue Chief subject to the approval of Department of Finance Secretary. Ngayon, ininterpret nila. Dati, i-display mo lang siya physically doon sa registered place of business mo. Pero ngayon, dahil umusbong na yung ating online sellers platform, e-commerce platforms, yung iba, doon sila nagbebenta ng ating products, like yung live selling sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, o kaya naman sa e-commerce platform na Shopee, Lazada, Foodpanda, kung anumang e-commerce platform yan, kung saan kayo nagbebenta ng products o services nyo, nasabi ng RR7 2024, required kayo i-scan yung certificate of registration at i-display doon sa page nyo, social media page, accounting tutorial center page, natin gagawin pa lang namin te, para ma-apply namin. Facebook page namin, YouTube, Instagram, TikTok, ano pa? Website namin, gagawin pa lang namin, hindi pa namin nagagawa. Ano pa? E-commerce platform, Lazada, Shopee, pero wala kaming Lazada, wala kaming Shopee, so dalawa lang kami. Facebook page natin, other social media, tsaka yung website. Ngayon, kung ganun pong ginagawa niya, nagbebenta kayo ng products, services nyo, sa website nyo, social media platform, tsaka sa tatlo yun e-commerce platform, Lazada, Shopee, scan nyo daw yung certificate of registration, upload nyo. I-upload nyo raw doon sa ating account na makikita visible easily. Para sa Facebook page natin, ipipin mo siya. Di ba? Pero ipin yung post mo para kapag pumunta yung public or yung may account doon sa page mo, unang makikita yung nakapin na post mo. Tama? Hindi ko lang alam sa ibang social media. Okay naman yung cover, Facebook page cover mo. 'Di ba may Facebook page cover 'yun, 'di ba? E malamang mag-e-edit ka para ilagay mo din yung certificate of registration mo. Kasi ang sinabi dito, i-display mo daw siya visibly na makikita ng kaagad-agad. The displayed proof of registration shall be easily accessible daw. Yung nga, invisible to buyers or customers visiting the seller's merchant page. So, website namin, sa homepage, doon namin siya ilalagay. So, ganun din po ilalagay ang gagawin ninyo. Ngayon, syempre, bago pa lang ito. Wala pa kami nababalitaan na nagkaroon ng violation at nagbayad ng penalties. Wala pa. Wala pa kami nababalitaan kasi bago pa lang ito eh. Pero kapag in-execute na ito ng BIR, malamang kasama na ito sa tax mapping. I-check to ng tax mapping, website nyo, social media account nyo, kung naka-display ba yung ating certificate registration, yung electronic copy dun sa ating mga account. Kung hindi, may penalty tayo. Anong binaviolate natin? Itong letter H na to. Okay?
So heads up lang sa atin kasi ito hindi ko ito nakikita na issue sa ibang Facebook group. Wala eh. Sa inquiry din namin sa Facebook page natin, email, Viber, wala din. Pero heads up na namin to sa inyo. Kaya hinahilat na namin siya. Okay? So, sakit sa ulo. Wala tayong magagawa.